Isipin mo na matay ka. Tapos, yung mga kilala mo, yung mga... May daw sila sa pagkamatay mo. Pero alam mo yung grabe doon, kasi nung buhay ka pa, hindi ka na nila maalala, hindi ka na nila makamusta. Walang suporta sa mga ginagawa mo sa buhay mo. Ito lang yung isa sa mga lesson sa buhay, na huwag kang aasa sa iba. Magtiwala ka sa nasa taas at sa sarili mo. Tandaan mo, sa huli, ang meron ka lang, sarili mo. Alam mo, sabi nga ng kasabihan, you might be the sweetest mango, but not everybody likes mangoes. So, huwag kang masasaktan or huwag kang madidisappoint kapag may mga tao na ayaw sa'yo. Kasi it works the same way. Kung may mga taong ayaw sa atin, may mga tao din namang ayaw natin. Ang importante lang, marunong tayong tumanggap at marunong tayong mag-adjust. Ingat! Kapag may problema, iinom daw para makalimot. Pero nung nalasing, naalala lahat. Sino si Andrea? Yan yung paborito kong kabayo. Madalas kong sakyan. O putang ina mo, yung paborito mong kabayo, tumatawa. Uy, talagang di mapagaling sa bibig mo, napakatindi. Mira, anak. Po. Bangon ka na at kakain na tayo. Halika na. Daddy, ayaw mo po. Ayaw mo? Bakit anong problema, anak? Sakit po ako. May sakit ka? Wala. Well, hindi ka naman mainit. Anong sakit mo? UTI. UTI? Anak, halika na. Punta tayo sa doktor para magpagamot ka. Daddy, wag na po. Dahil? Dahil hindi po magagamot. Hala, anong ibig mo sabihin UTI? Umibig. Tapos iniwan. Ever since I left the city. Yung tatay ko, matagal nagtrabaho sa gobyerno. Aha? Tagaluto siya. Tagaluto sa gobyerno? Oo, minsan hindi nakatikim. Hindi niya tinitikman? Oo, yung niluto niya. Ang galing ng tatay mo. Oo. Ano ba niluluto niya? Espalto. Maniniwala ka ba sa kasabihan na kahit gaano ka pa kabait, may mga tao pa rin ang magagalit sa'yo? Pero pag sila ang lipit, sa'yo lumalapit. Dahil meron lang dalawang klase ng tao sa mundo. May mabuting tao na pasasalamatan mo. At may masamang tao naman ang magsisilbing pagsubok at magbibigay aral sa'yo. Kaya real talk, ang pinakaayaw ko sa ugali ng isang tao, yung maalala ka lang kapag may kailangan. May nakarating sa akin ah. Sabi mo daw, naiirita ka daw sa mga ina-upload ko dito sa TikTok. Sana nakarating din sa'yo no, na wala akong paki. Wala kang karapatan magalit sa post ng isang tao kung hindi naman nakapangalan sa'yo. Pero kung tinamaan ka, problema mo na yun. Kung ikaw na lang palaging nanglilimos ng oras niya, dumistansya ka muna. Kasi ang halaga, nakikita lang pag wala ka na. Hoy! Gusto mo bang hindi ka makalimutan ng isang tao? May tip ako para sa'yo. Utangan mo! Lord, hindi po ako banal tulad ng iba. Hindi ako pala simba. Pero ang totoo, mahal kita. Kapag dumating ako sa punto na pinanghihinaan na ako, kapag nawawala na ako sa mga plano mo,
Kung lumuwag man po ang kapit ko sa'yo, ikaw na po ang kumapit sa mga kamay ko. Huwag mo po sanang hayaang malayo ko sa'yo. Huwag ka rin sanang magsasawa at sukuhan ako, dahil mahina po ako. Ikaw na lang yung natitirang lakas na meron ako. Alam mo pre, kapangalan mo yung kababata ko noon. Talaga pre? Oo. Anong pangalan niya? Humiling ako na sana dumating na yung tamang tao. Hanggang sa dumating ka sa buhay ko. Hindi man ako sigurado, pero sumugal ako. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Basta ang alam ko, ikaw yung huling taong gusto kong makasama. Yung gigising sa umaga na may yakap at halik galing sa'yo. Iintindihin ka kapag tinotoyo ka. Hindi tatapusin ang isang araw na hindi tayo nagkakaayos. Ipapaalala ko sa'yo lagi kung gaano ka kahalaga. Malayo pa ang lalakbayin ko, pero gusto ko, sa'yo titigil ang mundo ko. At sabay haharapin ang bawat araw na magkasama, hanggang sa pagtanda. For better or worse, till death do us part. I love you. Ako lang ba yung ganito? May bangko ka, pero hindi pera ang naipon mo. Sama ng loob. Ay! Trabaho ng trabaho, pero hindi nakaipon ng pera. Sama ng loob yung naipon eh. Gigigil ko sa'yo. Ay! Pahinga ka na lang. Gigil ako. Hindi rin ako nagre-reklamo, pero sana naman ma-appreciate nyo. Sana ma-appreciate nyo man lang yung mga effort ko tsaka yung mga paghihirap ko. Sa bagay, tayo kasing mga tatay, sobrang mukha tayong malakas. Lalaki tayo eh. Sa sobrang mukha nating malakas, kasi lalaki tayo, nakakalimutan na tayong kamustahin kung okay lang ba tayo. Masaya akong ginagawa to kasi para naman to sa pamilya ko, para to sa anak ko. Pero syempre, malaking bagay rin sa amin kahit na papano sa aming mga tatay, nakakamustahin man lang tayo. Babatiin tayo, pag uwi natin may magluluto para sa atin, may mag-aasikaso sa atin. At yung kapalit naman ng mga paghihirap na yun, eh yung pag uwi namin, may ngumingiti sa amin na anak namin, may nagmamano sa amin, makakalikang asawa, sa mga ganong simple. Darating din yung panahon na sasabihin mo na, Lord, ang ganda po pala ng plano niyo para sa akin. Salamat po kasi nagantay ako. Minsan kasi akala mo walang-wala na. Gugulatin ka na lang niya para i-remind sa'yo na hindi ka talaga niya pababayaan. Kaya panghawakan mo lagi yung mga dasal mo. Kasi kahit anong mangyari, nandyan lang siya lagi para sa'yo. Oras? Nang lilimos ka sa oras niya? Alam mo, ang oras ay hindi hinihingi. Ang oras ay kusang binibigay ng taong may pakisayo at ng taong mahal ka. Ingat! Ang babae, kahit ilang beses may ang lukuhin, pag mahal na mahal ka niyan, hindi yan basta-basta bumibitaw. Pero pag yan na puno at hindi niya na talaga kaya, good luck na lang talaga sa'yo. Dahil kaya niyang mabuhay na wala ka. Cause you are the reason why I'm still hanging on. Kumusta? Ang galing mong magdala ng problema. Kahit na may mga pagkakataong bigat na bigat ka na, hindi pa rin nahahalata ng iba. Pero nakakapagod yan ha, ang magpanggap na hindi pinanghihinaan, ang pagbigil sa luhang kung babagsak ay tila ulan, sadyang wala ka lang mapaglabasan, o baka wala kang masandalan. Isang mahigpit na yakap kaibigan, pakiusap,
Huwag mong kalilimutang may Diyos na palagi mong matatakpuan. Hindi mo na kailangang magbuhat mag-isa kung anuman ang mabigat. Isuko mo sa Kanya. Ang hirap umasa kung hindi mo alam kung ano ka ba talaga sa Kanya. Yung tipong hindi mo alam kung saan ka ba dapat lumugar. Ang hirap kasi magdesisyon eh. Kasi minsan, ang alam mo, mahal ka niya. Maniniwala ka ba sa kasabihan na kahit gaano ka pa kabait, may mga tao pa rin ang magagalit sa'yo? Pero pag sila ang lipit, sa'yo lumalapit. Dahil meron lang dalawang klase ng tao sa mundo. May mabuting tao na pasasalamatan mo. At may masamang tao naman ang magsisilbing pagsubok at magbibigay aral sa'yo. Kaya real talk, ang pinakaayaw ko sa ugali ng isang tao, yung maalala ka lang kapag may kailangan.